habang sinisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang gobyerno sa pagpasok ng Bagyong Christine, marami ang nagtataka kung sapat na ang mga paghahanda para sa mga mamamayan. Sa kabila ng kanyang mga pahayag na pahuhupain ang bagyo at unti-unting maglalabas ng tubig mula sa mga dam, tila kulang ang konkretong aksyon at mabilis na impormasyon na kinakailangan ng mga naapektuhan. Ang pagbibigay diin sa mga dam ay tila nagiging dahilan para mas mapanganib ang sitwasyon para sa mga downstream communities na nagiiwan ng pangamba sa mga mamamayan. Sa halip na umasa sa mga pahayag ng liderato, kinakailangan ang tunay na solusyon at mas maagang aksyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. At sa naging isyung ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinyon sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Una ho sa Senate hearing patungkol po sa war on drugs ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Kaya patuplok mga kababayan ko. At ito, General Senator Bato de la Rosa na high blood po sa naggaling-galingang kongresista na binaha din ang animal. Binaha din ho na si Dan Fernandez. Naku, yari ka Dan Fernandez kay Bato. Sabi Rodriguez Rubinos, baka patawag ka ni Risa Bisdak. Oh, mas maganda patawag niya ako. Aba, medyo nadulas po itong si Dan Fernandez. Hindi ko alam kung sinadya niya ho ito. Dahil merong lumabas sa kanyang bunganga sa interview sa kanya ng UNTV guys. Meron pa daw sinasabi sa kanya itong si Garma. So, ibig sabihin, may bagong script. Nag-uusap sila? Chatmet? Textmet? Galing ha! At pag-usapan rin po natin, mga kababayan ko. Total na pag-usapan naman yung November, Undas. Nagba problemado na ho sa Bagyong Christine. Napakamot na naman sa ulo, animal. At kapansin-pansin yung suot niya, pamburol. Diyan, tingnan niyo mong suot. Di ba pamburol yan? Pamburol man. Wala man nilagay na watawat ng Pilipinas yan eh. Kung may watawat ng Pilipinas yan, hindi yan pamburol. Amerikana yan. Ayan, pamburol talaga ho. Bagay na bagay nyor. Practice na ba nyor? Diyo, buti, suntukan na lang daw para matapos. Puro na lang hearing, nakakasawa na. Sabi Drip, kayan ba yan iburol, Bisdak? Gusto nyo bukas? Alam nyo, yan ito, oh. Problemado si Da Junior, guys. Siguro, hindi lang naman si Da Junior, pero grabe yung stress talaga ni Da Junior. Nakikita mo sa kanyang mga mukha. Ito yung tao kasi, wala siyang alam para sa disaster program. Paano griskyo, anong gagawin, wala siyang alam. Hello po, Ate Cherry, to sa akin. Oh. Wala talagang alam. Kaya siyempre ikaw, mistula kang ugag talaga. Ayan, gumawa na naman siya ng dyan, parang press briefing ba yan or conference para sa mga gabinete. Tablado, wala rin mga alam. No? My God. Magpulburon yun. Alam niya ni Da Junior ang pulburon. Kaya ito naman. Sabi ni Gracia, wala silang disaster contingency plan. Yan talaga, wala ho. Pero pulburon sing hot plan, meron talaga. Walang alam eh. Kaya ito nga sabi ngayon, may na casualties 25. Bakit? Wala silang alam. Talagang walang alam. Oh, ito, pakinggan po muna natin mga kababayan ko. Itong init, galit, pagkadismaya, no?
Pagka-dismaya ni, hindi lang dismaya, high blood talaga guys. Senator Ronald Bato de la Rosa kay Dan Fernandez, bakit po na-dismaya? Pakinggan po natin mga kababayan ko. I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun na sa member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Harapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga katanungan na maaaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Tanong dapat lang, itanong-tanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat-lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin si Senator Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Physical rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video of virtual presence. Mm-hmm. Yeah, tinanong ko lang siya kung he's willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Okay ha. Sinabi po ni Senator Bato mag-attend si Pangulong Duterte ngayong hearing, Senate hearing, October 28 na yan mga kababayan ko. Alam mo ako sa akin, excited pa ako darating si Tatay Digong dyan sa October 28 sa Senado eh. Para pag umatin kasi to guys, tingnan mo ha. Si Tatay Digong sa Senate hearing, sampal ito. Sampal ito sa mga buaya, mga kongresista. Sampal ho ito. Kasi, iba, siyempre, bakit si Tatay Digong nag-attend dyan sa Senado pero sa Kongreso, hindi. Pero naghayag naman si Tatay Digong na attend. Isa lang ang ibig sabihin yan. Mga bayad kasi yung mga nasa Kongreso. Sabi ni Vali, kawawa din Mr. Bizak, si BBM naging presidente, ditaranta. Hindi, presidente ditarantado ka mo. Hindi malaman ang gagawin sa oras ng sakuna. Oh. Ate, kahit sino mag-preside dyan. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na aniya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o QuadCom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Nasubra ka na. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak. Tiyo lang, oh. Personala na to. May anak ka rin. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime. Any place, any issue, you can hit me. But please spare my son. Nako! Ano ba kasing ginawa ni Dan Fernandez sa anak ni Senator Bato? No. Kasi ibang usapin na yan, usapan na yan guys, eh, pag anak mo talaga masasaktan. Alam nyo po ganito. Siguro dito lahat naman ang nanonood ngayon sa Bisdak Pilipinas, except siguro sa wala pang mga anak, tsaka hindi pa nakapag-asawa. Maniwala kayo sa akin sa hindi guys, ang magulang, magpakamagulang talaga yan. Oo, alam mo tayo, yung mga anak natin eh, pag pinanganak, isinilang yan eh. Di ba ho, di nga natin pinapadapuan niya ng lamok eh. Meron tayong parang kulambo na tinatakip doon para hindi lamukin, hindi dapuan ng mga insekto eh. Kasi mahal natin yung mga anak natin. Tapos ngayon, ito na tayo ngayon. Siyempre, si Bato siguro, dinadamay daw ni Dan Fernandez ang anak ni Bato. Ito na si Rocky. Yung Scott Ranger po ito rin eh. Scott Ranger po ito si Rocky. Patay ka, Dan Fernandez. Mga tikim ka talaga ng kamao ni Bato. Ito. Na natin oh.
pero may family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwasa niya sa pagkakaunawa ni Senador De La Rosa. Wala po akong sinabing babysitter, yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And, Buta, tuto, tanggi ka ngayon, Dan Fernandez. Yari ka, sabi ni Sigma, kahinaan natin ng anak natin. Pag ako sinali anak ko, pataya na talaga yan. Oh. Todo ano ka, todo ano ka, Dan Fernandez ngayon? Hugas kamay. Ako, yari ka, iba pa naman magalit si Bato talaga. Ilang NPA na tong sinagupa to si Bato. Pag anak lang, anak, ako, yari ka talaga, Dan Fernandez. Sabi ni Teresita Bisdak, nawawala daw si Palaka 2 araw na. Baka nalubog sa baha. Victoria Donato, ang ating mga anak are so precious. Alam niyo ho, kasi pag dinamay na ho yung pamilya, anak, ibang usapan na kasi yan eh. Personal na yan. Pamimersonal. Kung titingnan mo naman ho, ang anak ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi naman nakikialam sa ano. Hindi naman nakikialam sa, ang tawag dyan, diyan sa politika. So, nagservisyo man sa ating bayan, buhay naman itinaya para sa ating bayan eh. Pero ito, sa mga buaya, baka kasi kasama ho yan sa ano, kasama sa script na idamay natin yung mga pamilya dito ni Bato, Bunggo, Pangulong Duterte. Kasi alam naman nila, kahinaan po, kahinaan talaga natin yung mga anak natin. Pero ang problema dyan, na boysit man si Senator Bato, kumprintahin daw niya ito, sana magpang-abot kayo para tingnan natin kung sino ang magaling. Sundalo ba o artista? Sabi, hindi nakikialam. Hindi talaga nakikialam yan. Sabi ni Amskay, ang sabi mo dan, kasi nag-alaga ng anak, in English, bibisit. O kaya nga, parang bibisitir na rin yung palabas doon. Ito kasi masyadong magaling. Ito mga bully ito eh. Mga bully itong nga nasa kongreso eh. Ang masaklap nitong mga taong ito, sobra-sobra na ho. Parang sobra-sobra na kanilang kabastusan. At ang feeling po nila, lahat ng mga sinasabi nila ay tama, mga ulol kayo. Sabi ni Kids, huwag ko Bob Den Fernandez, may araw ka din, feeling sikat ka. Ano ba awards na tanggap mo sa pagiging artista at ano ba ang napatunayan mo sa buhay mo? Ako, mas bayani pa nga sa akin yung anak ni Bato kumpara dito eh. Kay Den Fernandez eh. Yung anak ni Bato, buhay po yung ibinubuhay si Scott Ringer eh. Nasa kabundukan lagi eh. Pinagtatanggol po tayo. Pero ito, yabang-yabang, pinapasahod naman ang sambayan ng Pilipino. At alam naman natin, mga basura ang mga to eh. Marienda, mga kababayan sa lugar ni Dan Fernandez, please huwag nyo na pong iboto. Huwag talaga yung iboto. Kaya pag nagkita kayo ni Bato, kahit siguro si Rocky lang eh, nung anak lang ni Bato ang makipagkumprunta nito, iyak ito eh. Mas, naku. Kaya, ingat ka Dan Fernandez, personaling ka talaga. I don't want to demean the position of those PNP officers that are... Ito, sabi ni Diminador, Dimin, napanood ko yung hearing na yan sa Quadcom. Diretso sinabi niya doon sa resource person, quote, yung tungkol sa anak ni General Bato, patay ka talaga, Dan Fernandez. Tingnan natin, ha? Yung init ni Bato dyan. Are being assigned, no? To a certain personality. Wala ako sinasabi nagbe-babysit. And coming from an official like him, no? Na sabihin niyang hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time. And saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga, parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time. Oy, nagbanta pa, oh! Nagbanta pa, patay ka, panindigan mo yung sinabi mo dyan, Dan Fernandez.
Oh, nagbanta pa siya, no? Alam nyo kasi, Don Fernandez, malayo ka sa kalingkingan kay Bato. Huwag ka nang magaling-galingan pat magtapang-tapangan. Tingnan natin kung obra yung tapang mo. Tingnan natin. Sabi ni Romeo, sinabi mo, hayop, sinungaling ka. Sinabi naman talaga. Cesar, Don Fernandez, subukan mong dalhin yung anak mo sa bundok. Wala yan sa anak ni Bato. Wala talaga, Diyos ko, Scout Ranger. My God. Sabi ni Nice, seriously, highest paid pay official than Fernandez. Victoria Donato, ikaw ang mag-be careful dyan. Siya talaga ang mag-ingat dito. Wag niyang parang gusto niyang lasunin ang utak ng mga militar at magalit kay Senator Bato. Ma'am Jessel Acuata, meron kang sinabi kung Dante, but in different ways, same meaning, bibisit. Oh. Siguro itong si Don Fernandez, yung mga sinasabi niya, hindi niya alam. Ngayon, napupuna siya ni Bato, nagagalit si Bato sa kanya, kaya ito lumusot. Sa bagay kasi itong taong ito, nakakapit man to kay Tambaluslos. Feeling siguro nila, itong si Tambaluslos, hindi po ito ano masamang tao sa paningin ng maraming Pilipino. Ito na naman tayo. Oh. Hello po, Mirasol Ison. Ito guys, ako kagabi, di ba? Biyahe ako. Grab ako. Lagi na lang, sinasakyan ko ng mga driver. Galit kay Bangag. Galit kay Romualdez. Hindi ako nag-o-open ng ano ha. Hindi ako nag-o-open ng conversation. Kusang lumalabas sa kanila. Kusang lumalabas sa kanila yung kanilang galit ngayon sa Marcos admin. Walang kwenta daw ang gobyernong ito. Kusang lumalabas ha. Oh, ito kamakailan. Kamakailan nagkwento rin ako sa inyo. Kagabi ba 'yon? Sinasakyan kong taxi, tatlong taxi sinakyan ko that time eh. Kagabi naman, sinasakyan ko, kusang nagkwento. Dismayado sila talaga kay BBM at itong si Romualdez Martin. Nako, ako sa akin guys ah. Ang ibig sabihin no, ang taong bayan nabubuwisit na sa ginagawa ngayon ng Quadcom diyan sa Kongreso. Hindi na nagugustuhan ang taong bayan. Sabi ni Sir, baka nakilala ka ng driver service. Hindi ako nagpapakilala diyan. Hindi na nagustuhan talaga ng taong bayan ang ginagawa ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Hearing nila. Kasi ang normal hearing po kasi guys, mga dalawa tatlo tapos na yan eh. Yung walang paninira, for any aid of legislation lang. Okay na yan. Pero ito kasi halata masyado, only hearing. Nang hangarin nila ay paninira lang talaga sa mga Duterte. So ang mga tao po kasi guys, ganito. Ang mga tao po kasi, hindi naman ngayon mga oto-oto, no? Hindi naman ngayon mga oto-oto mga tao. Alam na po ng mga tao kung ano po ang ginagawa ng mga kongresista ngayon. At lalong alam ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng Marcos admin sa pamilyang Duterte. Sa totoo lang. Masabi ni Guerrero, malaki kasi pira hearing nila. So, unli nga eh. Unli nga. Puta, mukhang gugurgurin tayo ah. Tuplok nga guys, mukhang gurgurin tayo ang aga. Kaya sa mga taga-Laguna guys, si Sol Aragonés na lang iboto ninyo kaysa si Don Fernandez. Eh, zero out nyo na ho yan. Huwag nyo na pong iboto kasi. Tingnan nyo naman ang pagkatao niya ngayon. Halik sa puwit ni Tambaluslos. Sabi ni Henry, people wear pa na tayo, Bisdak. Alam nyo yung people wear pa na yan. Nabanggit rin ng driver sa akin kagabi, sabi niya. Dapat si Inday Sara, magdeklara na lang siya ng people wear pa. Maraming sasama kay Inday. Marami talagang sasama kay Inday. Kasi weak yung presidente. At tingnan mo, kabado na ang mga buhaya ni Tambaluslos dyan sa Kongreso dahil sa Senate hearing.
at gusto nila ipa-inhibit si Bato at si Bunggo. Pero tingnan ho natin, mga kapisa, pakinggan po natin. Mare, yung mga naapusahan ay mag-inhibit, no? Let the process take its course, ika nga. Hindi maaaring diktahan ng mga kongresista ang mga kapwa nila mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero dahil sa delikadesa, umaasa ang ilang tagapanguna sa House Quadruple Committee o Quadcom na kusa ng mag-i-inhibit o hindi lalahok sa Senate inquiry ang mga senador na isinasangkot sa madugong anti-drug campaign ng Duterte administration. Partikular na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng pambansang pulisya na naglunsad ng Oplantokhang. Gayun din si Senator Bongo, dating Special Assistant to the President, na itinurong dawit sa umani reward system sa anti-drug war. Delikadesa and prudence dictates na dapat talagang kapag ikaw yung akusado, so better yet, huwag ka nang maging involved pa doon para maging impartial yung investigation nila. Actually, mahirap ituro ang delikadesa . Exactly, Barbers! Dan Fernandez, delikadisa na pinag-uusapan natin ngayon. Alam niyo po yung word na delikadisa, wala yan sa kanila. Wala yan sa kay Barbers, wala yan kay Dan Fernandez. For delikadisa, para sa mamamayang Pilipino, huwag kayo magsunog ng pera ng bayan dyan sa hearing ninyo. For delikadisa, sa sambayan ng Pilipino, bakit niyo pinapaboran ang mga durugista, mga drug lords? For delikadisa, bakit kayo naninira sa Pangulong Duterte at sa mga kakampi niya na deklara ng war on drugs? Sa tingin nyo ba na gustuhan ng sambayan ng Pilipino yung ginagawa ninyo? Hindi. Hindi nyo ba nalaman? Hindi nyo ba alam? 88 to 90% trust and approval rating sa war on drugs ng previous admin, gusto ng sambayan ng Pilipino. For delikadisa ho, sa mga nabiktima ng mga drug lords, sa mga nabiktima ng mga durugista. Maraming nawawala ngayon na mga kabataan, for delikadisa. Hindi nyo alam, no, yung delikadisa kasi wala kayong alam. Yan ang sinasabi mo, Barbers, mahirap ituro ang delikadisa. Sa inyo yun, mahirap. Kung kay Bato ganito, alam nyo, hindi po ipinagbabawal sa batas. Wala pong batas na ikaw sinisiraan ka kung ikaw ay senador, ay bawal ka mag-attend ng hearing. Wala ho dun. Walang lalabaging batas dyan si Bato. Siyempre ako, kung yan lang naman ang paraan para ipagtanggol ko ang sarili ko para sa mga naninirang mga buhaya dyan sa Kongreso, bakit ayaw kong gawin? Hindi naman ipinagbabawal sa batas. Bilang isang dating PNP chief, kasama sa war on drugs si Pangulong Duterte, ginampanan ko yung aking tungkulin, inuto si Tatay Digong, wasakin lahat ng mga laboratory, kalabanin ang mga drug lords, mga durugista. Ginampanan ko yun ng bukal sa aking kalooban. Ngayon, sisirain ninyo ako at hindi nyo ako pagsalitain dyan. Sino kayo? Kasi takot kayo. Patas lang yan! Bakit? Mayroon bang batas na pinagbabawal ang isang senador na inakusahan ng mga mali-maling akusasyon na umatin sa hearing? Hindi. Part ng duty ng isang senador na mag-attend ng legislative hearing upang makaambag kung ano po yung ipapasang panukalang batas kung mayroon. Kaya nga legislative hearing. Hindi naman po yan hearing para sa isang kriminal. Tandaan nyo, Barbers, ito hindi ako senador, hindi rin ako kongresista. From the word legislative, legislatura po kayo. Nag-hearing kayo dyan para magkaroon po kayo ng mga panukalang batas na mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. So anong problema ho ninyo pag umatin si Bato para makaambag sa legislative hearing para sa pagpapasa ng mga panukala? Mas maganda nga ho si Bato dyan . Bakit? May alam si Bato sa war on drugs. Makakatulong si Bato kung anong klaseng panukala ang gusto nyong pag-usapan sa hearing na yan. Hindi naman investigasyon yan sa kriminal .
para magpakulong ng tao? Yan ay legislative hearing animal kayo. Ginagawaan ninyo mga korte kayo. Anong impartial sinabi mo Fernandez dan Fernandez? Sa korte po yan, yung impartiality sa korte. Pero dyan, legislative hearing, putya lahat ng senador, pwede yan magsalita. Tandaan ninyo, bakit kayo nag-hearing dyan? Para may maisip kayong panukala. O bakit pagbawalan ba ako? Putya na, senador din ako eh. May alam pa ako sa inyo. Kayo, wala kayong alam. Ang alam ninyo, mangurakot lang. Sabi ni Delia Ong, nagganap ng delikadisa ang tuwad ko. Excuse me, ask lang, meron ba kayo niyan? Nakasuka na talaga kayong lahat dyan sa tuwad.com. Elisa, nagmumura na. Gagi talaga yung mga yan. Gusto nga nila papuntahin sa kanila. Tapos ngayon, di na nila pinapapunta. Malinaw na po. Naninira kasi kayo. Pira-pira. Lailin, kada hearing kaya may nagagawang batas. Wala naman kasi sila hearing-hearing. Wala naman nagawang batas mga animal. Isayas, wala namang alam yan sila Barbers at Fernandez. Tingnan natin kung wala ng amo nilang tambaloslos. Hello Valerian Isnas, ganang hapon po sa inyo. Hanggang ngayon, Qualcomm hearing pa rin. Ako, anli ang mga animal. Yan is Barbers, ano bang ginagawa mo? Sikasuhin mo muna yung lumalaganap uli na illegal na drogas. Puro ka lang blood sucking. O ito, pakinggan po natin mga kabisnak uli. Diba? So, I guess, no, sa puntong yan, let them decide, no? And that's karapatan nila yan, eh. Kung ano man ang kanilang decision dyan, eh, dapat respetuhin din. Naniniwala naman ang mga kongresista na hindi babaliktad sa kanilang mga naging pahayag ang ilang pangunahing testigong humarap sa pagdinig ng four house panels. Okay, ito pala, no? Ito pala yung kinakatakutan nila, no? Na kaya may hearing-hearing, baka babaliktad yung kanilang nilaso ng utak. yung inupira nila, baka babaliktad. Ito guys ha, bakit biglang lumabas yung usaping babaliktad? Bakit biglang nagkaroon ng issue yung hindi naman babaliktad yung mga resource person nila? So, ibig sabihin niya, putang ina, pag nandun si Bato, baka matakot kay Bato Braso. At pag sibaliktaran yung mga sinasabi. So, iyak kayo ngayon. Pilipina F, salamat bagoong Pilipinas, ang tataba ng mga utak niyo na. Ang tataba ng puso ninyo, pati mga bulsa ninyo. Yan pala ang kinakatakutan. Baka babaliktad. Oh, patay kayo ngayon diyan. Kaya ba to, wag kang pumayag na mag-inhibit ka. Kasama si Kuya Bunggo, gisahin nyo kasi karapatan nyo naman 'yan eh. Paluhain nyo ng dugo ang mga animal, no? Sabi ni Super Mario, ipipindown sila ni Bato. Mulang, ipasukahin nyo po. Pasukahin nyo po ng ginto. Paluhain nyo po ng dugo. Patuloy nyo po sa ilong ng pulburon. Pulburon na yun, Yor. Alam mo, talagang babaliktad ka pag magaling man mag-interrogate si Bato ng mga kriminal, malas ninyo dyan. Oy, may trolls, oh. Sabi, ICC is coming to town. Putang ina, ang tagal. ICC daw, parating na. Puta ka na, ang tagal nga. Inintay namin yan eh. sampalin daw ni Tatay Tigong yung ICC nyo. Paano na? Sabi pa nga ng puon nila. Oh. Mga June ba yun? Nagsabi. Oh. Sa September daw, may warrant of arrest galing ICC. Bakit nasama nung ICC? Animal, ang tagal. Ma'am G, si Lakwata, okay naman noon yung mga congressman, pero nung nasungal ngalan sila ng salapi, naging buwaya na sila. Di ba yung hindi pa pinag-uusapan ng
Yung hindi ba pinag-usapan itong sa mga Duterte, maayos naman itong mga loko-loko na itong mga kongresista na to. Yung pag-iisip ngayon, wala na, nabubo na talaga sila. No? Ang bubo na eh. Oh, ito, baka daw magbago ang ano, testimonya. Kabilang narito si Royina Garma na kilalang malapit sa Duterte administration. Mm. Isang retired police colonel at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Mm. Ito ang nagsiwala tungkol sa umani Davao model ng anti-drug war na may reward system at nagpatunay din sa pagkakaroon ng Davao Death Squad o DDS. They know very well na ito ay makaka-apekto sa kanila. At sila ay ano ha, sila ay subject sa isang investigasyon because of their criminal liability. So hindi yan basta-basta mag-re-regard. Kaugnay naman ito, pinag... Alal! Takot mo lang, barbers! Eh, bakit yan si, ano, si... Sino yung nimal na Kerwin Espinosa? Under oath naman dun sa Senate hearing, panahon ni Tatay Digong. Oh, bakit nagre-recant? Pumapabor kay Dilima lahat. Paano na yun? Sabi mo hindi magre-recant? Putangina. Sandamakmak na nagre-recant. Bumaliktad dahil dabusalan. Makalaya lang si Dilima. Masiraan lang ang mga Duterte. Paano mo masabi yan na hindi magre-recant? Kung ako ba to, dikdikin ko talaga yan para magkaalaman na sino nagsusulsol at sino yung gumawa ng script. Anong imbestiga? O, ito, tuloy o. Nag-aaralan din ng Quadcom na irekomenda ang paghahain ng panukalang batas upang higpitan ang mga parusa laban sa pagsinungaling sa congressional investigations, kabilang na ang pagpapataw ng liability sa mismong abogado ng mga testigo at pag-amyenda sa perjury law. Dapat, meron ding criminal liability yung mga nag-a-assist na mga lawyer. Kasi... Sinumpaan sa kanila, natutuo yan eh. Kaugnay naman ng pagta... Oh, takot. Takot na si Barbers ngayon. Takot na si Barbers ngayon, ha? Sabi ni Beragin, oh, Marcosis, Bisdak, may drug pusher na huli sa Malacanang complex. Ibig sabihin, meron user sa Malacanang. Hindi lang user, pusher pa. Napag-usapan nga natin. Oh. Ito dapat yung imbestigahan ng Quadcom na to, yung Malacanang. Bakit mayroong drug din sa Malacanang complex sa loob, meron ding drug din sa labas ng Malacanang. Ganun na ba talaga tayo katanga? Ito na tayo. Sino bang may-ari ng drug din sa Malacanang at sino may-ari ng drug din sa loob na, sa labas ng Malacanang? Loob at labas meron ng mga drug din eh. Ibang klase na nga ho ngayon eh. Sa panahon ni Panot eh. Sa panahon ni Dilima, yung drug din nasa bilibid lang eh. Pero sa panahon ni Bangag, sa awa ng Panginoon, nasa Malacanang, labas at loob. Grabe, ang tindi ngayon, ha? Bakit ayaw niya imbisigahan yan? Awag sa telepono ni dating Pangulong Duterte kay Garma. Matapos ang testimonya nito sa Quadcom, ayon kay Congressman Fernandez, may iba pa umanong isyong pinag-usapan ang dalawa. Mm-hmm. Bukod pa ito sa nauna ng isinawalat ni Garma sa pagdinig. I think dalawang issue yon na medyo... Sinabi niya na medyo, ako medyo nabigatan ako doon. Gayunman, tumanggi nang ihayag ng kongresista ang detalye sa dalawa pang isyong ito. Ito, meron na naman silang dalawang isyo daw na tinawag ni Garma. Ano? Script na naman na bago? Okay. Alam mo to, si Dan Fernandez, artista talaga ito. Nabigatan daw siya. So meron na namang bagong script. Labang kay Tatay Digong, galing kay Garma, mabigat daw. Ano mabigat? Bitlog? Kaya tayo dito pinaparusahan ng Panginoon. Kaya tayo pinaparusahan ng kalikasan dahil yung Marcos admin ang ipinagtatanggol mga durugista, mga kriminal, yung mga star witness, mga sindikato, my God. Kaya nga tama yung sinabi ng isang driver eh. Ang Pilipinas daw ngayon, kagabi to, ay pinanghahawakan na ng sindikato. Ng mga sindikato. Kaya yan, ito nangyayari sa ating bayan. Bagyo dito, baha doon. Baha dito, baha doon.
Sa awa ng Panginoon, ang presidente walang alam. Walang alam kung paano resolbahin ang problema sa ating bayan dahil busy sa kapapanira sa pamilyang Duterte. Kaya patuplok po mga kabistak bago natin ipalabas ang bagong barong ni Dayunior na pamborol. Sabi ni Super Mario, baka may Siabotchanggi na sa Malacanang. Baka sobra pa to sa Siabotchanggi kasi drug din ho ito eh. Paglusob, Bisdak, pakinggan mo ang sinabi ni Marcolita, maganda rin. Sige nga. Sabi ni Rogelio, ngayon, anong masasabi sa Quadcom na nirid sa Malacanang? Balita na yan. Aba, tahimik talaga ang mga bunganga nila kasi ang bayad sa kanila, manira ng manira. Sabi ni Kit, bakit iborol? Sunugin na yan. Tapon daw sa West Philippine Sea, sabi ni Inday Sara. Kagabi, napag-usapan po natin na si Dayunior ay tuliro na. Nagbubuang na dahil hindi na niya alam anong kanyang gagawin. Bago natin i-play yung video na yon, pakilingan natin yung video kagahapon, recap. Tingnan nyo po yung poon ninyo, mga Ngagba supporters, kung gaano ka-stress, problemado, at frustrated na dahil wala siyang alam. Hinga mo natin. Yeah, well, we do the we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong nagawin natin? Naina niya! Anong gawin natin? So ngayong araw na ulit muli yan. Wait. Anong gawin natin? Alangan naman ang gawin ninyo. Sisinghot kayo? Hindi, ang gawin ninyo, mag-resign kayo? Wait. Alam niyo po to si Dayunior, no? Nagulat man ako kasi, di ba, pag may mga bagyo-bagyo, makikita mo siya, naka-jacket, no? Minsan pula yung kanina, naka-jacket, pero ngayon, naka-barong. Wait. Si Kit Bisdak, saan sinagpunta si Kuka? Puta, baka naanod. Anong gagawin daw ni Dayunior? Mag-resign ka? Kasi wala kang alam. Wait, putangin na, naalala natin si Witpol Boy. Lingan natin mamaya si Witpol Boy. Pamimilita Bryant, anong gagawin mo, Nyor? Puta, alam ka namang magpulburon ka. Wait. Naulit muli ngayong araw. Ito. Panoorin po natin ang malaking problema ni Dayunior. Na sa awa ng Panginoon, nagsuot na ho ng damit pamburola. Problemado na naman mga Ngagba supporters sa atin. Galit na naman. Kasi sinabihan natin yung suot pamburol. Pamburol naman kasi. Tingnan nyo. Entrada pa lang. Dap. Animal. Sige nga. Ano yan? Di ba pamburol yan? Sus, nakita ko man yung tatay kong namatay. Ganyan man yung suot. Tapos yung botonis talaga. Lahat sarado eh. Pamikapan mo yung make-up artist ni ano, Franz Castro para pamburol na talaga. Sige nga. Tapos, sasabihin ng mga trolls, ano yung sibista ko? Ay wala, napansin talaga namin, pamburol talaga yan. Sabi ni Chiklit, oh, kahit mag-rapper yan, di yan papasa. Sabi ni Juvenil, kulang na lang bulak sa ilong. Ay, ginoo. Sabi ni Lamar, bakit sinarado ang last botones? Pamburol nga ang, ano, November to, di ba?
Undas Espesyal. Ganda nga ni Jasmine. High blood na naman kayo sa akin. Wala pa kayong like-like. High blood na naman kayo. Aga-aga na high blood kayo sa akin. Sabi ni Grams, pang 6 feet under the ground yan. So, ipalit natin sa tatay. sabi ng driver kagabi, grabe naman, no? Ang tapang ni Inday Sara. Sinabihan niya na hukain daw si Marcos Senior at itapon sa West Philippines. At hindi pa talaga na ano doon, natapos. Ang tapang talaga ni Inday Sara, pang presidente talaga. Isipin mo daw, mag-isa lang si Inday Sara, pinagtutulungan. Sinabi pa ni Inday na talagang tanggalan daw ng liig si Da Junior. palit na natin! Sabi ni Bet Cortez, tingnan nyo sa likod, andun yung kabaong. Putangin na, no? Tingnan mo yung likod ba? Tingnan mo yung likod, kabaong na kabaong, ha? Bisda, close neck pa bagay. Dapat man sana, may lagay man sana, matawat ng Pilipinas. Tapos sa likod, may cross. Tapos may ilaw-ilaw. May ilaw na dalawang ilaw, kaliwat kanan. Tapos yung tugtog, background. Hindi kita malilimutan. O, madrip na naman kayo. Nagwintuhan man tayo kasi nga, tingnan mo naman. Sige nga, sasabihin na naman ninyo. Nagawa-gawa. O, putang ina, kayo naman nakakaalam yan. Di ba, pamburol? Ganyan yung suit ng tatay ko nung namatay yung tatay ko. Sabi ko rin the live ko. Sabi ni Guerrero, sure ako, ang gilid dyan, bulaklak at kandila. Ma'am Lovelyn Chibakawa, salamat sa inyo. Pambili daw ng kandila sa November 1. Bad trip na naman kayo. Wala, napapansin. Wala kayong magagawa sa amin. Kasi kami, magkikriticize kami talaga . Opposition nga kami, sabi ni Inday Sara . O, diba? Babantayan namin yung mga walang kwentang ginagawa ninyo. Kagaya nito, pagkakataon. Pangburol talaga. Sabi ni Bibilito, yung sarap, may matitirikan ng kandila. Sabi na titiri na sa akin, maiwa sa likod yung barong. Bakit maiwa, titiri to sa akin yung barong? Bakit maiwa? Te, bakit maiwa, te? Ay, nanonood kayata ng mga dokumentaryo yung mag-imbalsamar. Kasi yung barong, para masuot, no, hihiwain sa likod. Tama, te? Sabi ni Sir Nadger, my troll bisnak, minumura ka? Ay, sarap ng mura nyo. Ay, sa mga nagmumura sa akin, ha, it's a tie. Huwag kayo mag-alala, di ba na ako nasaktan ng mura na yan? Tabla rang. ganyan na tayo. Hindi na natin i-play yung video. Ganda tingnan, pamborol Nasaktan yung mga trolls, nagsilayasan. Kaya kasi sabi ko sa inyo pag nang trolls kayo, huwag kayo magpalatang trolls. Masasaktan na kayo. Sabi ni Migit, kung nakatingin pa yan sa camera tapos may lipsticks na pink, nako, gayang-gaya na talaga yan. Nang tatay mo, bisdak. Ay, no. Ay, tawa-tawa tayo dito, bagyo. Tawa-tawa na lang tayo, ha? Sabi ni Maglosab, baka hindi matapos ang tober yan. Sabi ni Kram, sisiw na lang ang kulang bisdak. Hoy, lalagyan ng sisiw. Ano bang nangyari sa content natin? Tama na nga yung content natin, ha?
Misteryosong pasaway. Sagot ko na baraha bisda ko eh. Kasi magtong edge, maglamay. Hoy, pareha daw ang hapay ng buhok namin ni Dayon Yor. Butang ina Yor, gaya-gaya ka sa akin Yor ha. Sabi ni Romeo Bisda, klata na lang ang kulang. Ay, kasi lalagyan ng limos. Sabi ni Cindy, Sir, tanungin mo, anong brand ang pamada yan? Pulburon niya, ma'am. Pulburon yan. Tumigas na pulburon. Ay, yung pangburol na suot, dagdag lang yon. At taga na, totoo naman talaga. Totoo naman talaga yan. O, fake news yan. O, sige nga. Kasalanan nyo. Hindi yung kasalanan namin. Kasalanan nyo, nagsuot kayo, pinagsuot ninyo ng pamburol yung amo ninyo. lahat pa sarado, ipit na, para wala ka ng buhay talaga eh. Ipit na yung liig mo dyan, ha? Tingnan mo, ha? Ipit, ha? Butang ina kasi. Sino ba kasing ano dito, yung taga-ayos sa kanya? Si Kukak? Diyos ko, Ginoo. Oh. Living now, pili tira. Nyor, nakakuha ka ba kay St. Peter, Nyor? Kay Franz? Kumuha ka na dun. sige nga, daloy natin. Presentations on by the different agencies. Tingnan mo, pag nagsalita, sabay singhot. Nyar, ba't ba ka nagsasalita sabay singhot? Ano bang, lagi kong napapansin tong presidente na to, no? Kaganina rin yung play natin ng video, gaganon talaga yung daliri, tapos gaganon sa ilong. Ano sinisinghot mo yan sa daliri mo? Praktisado talaga, animal. Lagi nga. Okay, taloy. Oh. First of all, the weather situation from Pag-asa. Mm. Where is the storm? What is the... Yes, good morning, Mr. President. Aha. Maraming salamat po sa ating lahat. Magandang umaga po. Thank you. Yung sa storm track, yung una at ang linabas ninyo. I saw... Oh, kamot! Kamot si Dayon Yor dyan, oh! Walang alam! Ay, sabi ni Isme, wala bang kape dyan? Good morning. Bakit magburol na tayo? Ay, buhay, Ginoo. Ay, gagong presidente na to, puro kamot na lang sa ulo. Ang laki ng problema niya talaga sa bagyong Christine. Oh, may bago na tayong tawag dito kay Dayon Yor. Boy Kamot. Ayan si Boy Kamot, ha. Hindi lang Boy Singhot kasi gumaganon. Hindi lang Boy Ngimi, Boy Kamot pa. Dami ng tawag. Oh. Sabi ni Miss, nasakit na ulo bisak. Ito, litong-lito sa kaisip. Sus, papulburon-pulburon ka, litong-lito ka pa. Sabi ni Rons, parang may something nga. Hindi lang something, talagang malaki ho ito. Problemado na. Hindi na niya alam. Incompetent na to na presidente. Walang alam nga. Sama nga si Inday eh. Bakit kakamot-kamot? Every time ganun ha. Yung kanina, yung una, kumakamot siya, hindi na niya alam. O ito kanina lang, o kamot na naman. Butang support, something wrong talaga, something bangag. Sabi ni Paglos of 2024, sumakit ulo bisda kasi nahuli ang runner nila sa white shirt. Ah, yung ano, drag din doon sa, ano, Malacanang. Malacanang complex, in and out ng Malacanang drag din dahil nahuli. Sumakit ulo, saan tayo kukuha ng supply? Sabi Mary Jean, may kuto siguro bisda. Alam nyo po sa mga advisor ni ano ni Ngagba,
kung hindi kayo bangag, turuan nyo ng hindi bangag-bangagan. No? Sabihin nyo yung panggulo ninyo na pagdating sa mga press briefing, pag nakatutok ang kamera, huwag ngumiwi, huwag kumamot ng ulo, at huwag sisingot-singot. Tama? Alam nyo naman na itong panggulo na ito ay may issue sa pulboron. Yung mannerism niya hindi ordinaryo. Talagang mannerism niya, yan ay mannerism ng isang Adictus Benedictus. Nakakamot-kamot. Wala kang alam. Bubo kasi. Pagkakamot ka, bubo ka talaga. Kasi singot-singot ka, may sinisingot ka talaga lagi. Ngingiwi-ngiwi ka pa. Nagra-rap ka pa, dubi-dubi-dubi-dubi-dap. Tuloy nga. So report that pwedeng bumalik? Problemado ang animal. Hoy, sabi yung, Bisdak, mag-ahit na ako, magkamukha na kami ni Da Junior. Eh, gagi naman. Ang layo naman, ngiwi siya, gano'n eh. Dubi-dubi-dap-dap. Problemado siya sa bagyong Christine, mantakin mo. Ikaw, hindi ka mamroblema. No? Wala ka na nga pang nagawa nung pagdating ng bagyong Christine at yung rubber boots mo nga galing Mindanao, hindi pa dumating. Yung bagong Christine, babalik. Kaya nga, hindi na ako tumuloy po talaga, hindi na ako tutuloy talaga sa ano eh. Sa Bicol eh, kasi baka ma-stranded ako, kawawa yung anak ko eh. Babalik yung bagyong Christine, akala ko nga kasi aalis na talaga ngayon, babalik, iikot. Iikot yung bagyong Christine, hahanapin si Da Junior. Sabi siguro ng bagyong Christine, animal ka, mga Pilipino kayo, ayaw nyo pa rin matuto, ha? Hindi nyo pa rin talaga papasok sa inyong mga isipan na itong si Da Junior walang ginawa, walang magagawa. Hindi pa rin kayo naniniwala sa sinasabi ni Inday Sara, walang alam ito. Hindi pa rin kayo naniniwala na walang 5,000 flood control projects. Babalik talaga ako. Iikot ako. Sabi, pumunta pa sa Vietnam, iikot. Bubabalik eh. Hanapin si Da Junior. Oh. Tingnan mo. Tingnan natin oh. Iikot eh. The storm umikot na eh. Da sumimoy umikot ay. Da yung sumimikot ay. Nyor, iikot papunta sa Malacañang, nyor, hanapin ka. Itago mo si Palaka, itatana, itatapon sa West Philippines eh. Sabi ni Tata Badajos, may nakimilimutan Bisdak, Da Junior, isasama niya sa West Philippines. Yun na nga, baka yun na yun. Da, umikot na. Umikot kasi wala kang ginawa. Wala kang alam. Ikaw hinahanap ni Christine. How far do you think, what is the forecast for? Oh, gagano na naman! Oh, da, sabi siguro sa PSD, ganun tayo! Ganun tayo, ay! Ah, kasi da, umikot na, was, ganun tayo! Gago. Ito yung sinabi ko sa inyo! Ang alam, puro ganon. Oh. Alam mo yung mga adik kasi, yung mga sign nila ganon. San ka? Ganon tayo. Sige nga. Oh, may kapitbahay kayong ganon? Oh. San tayo? Uy, saan? Nasa CR. Di ba? Sige nga, sabihin niya kung mali ako. Diba? Ganun tayo. Ganun, singhot. Tul! Nyor! Bakit? Ganun tayo, Nyor. Sige, ganun tayo. Ba't ka kasi gaganong-ganong ka, gage, oh? Diyos ko, Ginoo, anong klaseng president dito? So that, maaari pa bang bumalik? Oh. Ayun, sir, may
may scenario po na maaaring bumalik siya, pero paglabas po ng par and then babalik siya, papasok lang din po uli and then lalabas na uli. Nako! So hindi na po siya masyadong didikit sa western part ng western part ng Luzon. Yeah, because it doesn't have to make landfall for the damage to occur. Yes. Kung titignan mo, ito din yung sa radar. Yeah, exactly that. Yung pula. Ang laki ng cover. Ah! Yung pula na naman! Exactly, yung pula! Yung pula daw, tapos ganun uli. Putang ina. Mukhang mali dito si Kati Binag. Kati Binag! Mukhang mali yung sinabi mo na every 30 minutes sing hot. Okay? Hindi wala every 30 minutes sa Kati Binag sing hot. Every 30 seconds sing hot. Nakailang ganina. Nakailang ganon. Every 30 seconds ganon eh. Every 30 seconds, hindi every 30 minutes. Di pa naman 30 minutes yung video eh. 2 minutes nga lang to eh. Every 30 seconds, sing hot daw. Ay, merci Murano. Salamat sa pangulay, gage. Oh. Pula na daw, pula. Puti yun, hindi pula. Oo nga, puti. Pula daw, pula. Gage, no? Asartalo talaga mga BBM supporter, hindi nyo talaga may tangging agbayan. Na? Baka may residue, hindi nyo may tangi. Putangin ang mga manirezi mo, ganun-ganun eh. Sus ko. Ah, ito, tuloy natin, oh. Courage. Malayo na yung bagyo, pero nandiyan pa rin ang ulan. And then there's that low pressure area as well. That will follow. Yes, yes, sir. Sorry. Oh, narinig nyo? Narinig? Bundong ini nga, naglabas ng hangin. Oh. Frustrated, hindi niya alam, problemado, stress. Talagang binigyan ng sakit ng ulo ni Christine eh. Binigyan? Wala tayo dyan, ganyan nga talaga niya. Oh. Essentially, Christine will be in that area for a week more. Patay tayo dyan. Isang linggo siya hanggang end of next week. Yeah. So, yun yung kailangan din nating bantayan. Isang linggo pa pala. Grabe na to, ha. Oh, God. Oh. Oh! Anong sabi niya? Oh, God. Magsabi na, sino ba yun? Si sa P-box yun, di ba? Alam mo, sa P-box yun eh. Mag-isang linggo daw si Christine, hindi daw aalis. Sabi ni Dayonior, oh God. Sinong God mo? Alam ko, magkaiba tayo ng God. Di ba yung God niya niya yan? Si Lucy yata, sinabihan niya, oh God. Oh God daw. Akala ko, oh sing hot. Using hot. Hindi daw ugad daw, ugag daw. Putay na. Ugad. dapat sinabi na using hot. Galit na nga ang kalikasan eh. Kasi panay sing hot. Sabi ni Mr. Yusong Pasaway, dapat daw, Lucifer. Diyos ko, problemado. Alright. Okay. Well, it is what it is. We just have to deal with it. Alright, thank you for the weather situation report. Now we... Tingnan mo! Gumagano na naman sa ilong! Ano ba talaga? Ayan na ho, yung suot ni Dayonior na pamburol. Ano, tawagin na natin si Franz Castro. Sabi ni Jalibio, tumawa pambuang. Hindi ko maintindihan ano kasi nag-ugag. Ugag, ugag.
Tugad, tapos sabay tawa, no? Gagi talaga, oh. Sabi ni Butang Support, kalikasan ang nagtuturo sa mga tao kung sino iboboto, bungbong pa. Paglamayan na ba, sabi ni Eduardo, iwan ko sa inyo. May kandila na ba? My God! Ah, sabi ni Akuyado, bayaran mo na si Christine para din na umalis. O para umalis na siya. Sige nga, bayaran nyo nga si Christine kung kaya nyong suhulan yan. Sabi ni Shuni Chan, puro dada, walang action, 1 week ng bagyo, buhay pa kaya kayo yan? Wala pang ang rubber boots eh. At saka ano guys, isipin mo, 1 linggo pa magtatambay si Christine. Oh. Sabi siguro ng mga Pilipino, pag kayo ayaw pa rin ninyong maniwala na walang flood control projects, kung ayaw pa rin ninyong hanapin inyong itong 550 billion sa flood control projects, hindi ko talaga aalisan kayo. Tatambayan ko talaga. Oh. Makinig kayo, ha? Sabi ni Herminia, dapat bumili na ng kandila hanggang mura pa. Bakit? Kagit. Albert, pababain na natin yung presidente na yan. Walang kwenta nga eh. Dio, sinisingil sila ni Christine kasi walang pera na flood control. Wala nga eh. Para-parapan mang panggagago at panluloko yan sa maraming Pilipino. Napaka-imposible kasi ng mga Pilipino pag hindi ho ito ano, hindi ho ito hahanapin. 550 billion, hinahanap nga nila yung 120 million kay Inday Sara, million lang yun ha. Pero ito 550 billion, hindi hinahanap. O ito 550, wala pa sa kalingkingan yung hinahanap nila kay Inday. Si Inday, well audited naman yun eh. Pumapasa naman sa lahat ng mga panukala ng kuwa. Nagko-comply naman sa lahat ng hinihingi. O ito, 550 billion. Kailan kaya ito pag-usapan? Kailan kaya ito hahanapin ng mga demonyo? Yung mga nasa kongreso? Kailan kukunin ni Christine yung Malacanang? Isasama si Dayunyor at itapon sa West Philippine Sea? Yun yan. Albert, flood control pa budget naging ghost project. Ghost talaga. Kita mo naman yung pagbaha, hindi ordinaryo eh. Kung hindi ho, kung hindi pa rin magising ang mga Pilipino dito, puta kalukuhan na ho talaga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kagabi, ang nagpatunay na si Dayunyor walang alam sa pagiging presidente at totoo yung sinasabi ni Inday Sara, iyong bagyong Christine, yung kalikasan. Tingnan mo mga ganito, galing man sa kanya ito. I-reply natin yung kanina. Yeah, well, we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Anong gagawin ninyo, Nyar? Nyar, anong gagawin ninyo? Oh, ito yung hinihintay namin, Nyar. Oh. Ito yun, ito, Nyar. Bagong Pilipinas! Ganyan yung gagawin yung at sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.